Magandang gabi, Amerika! At magandang tanghali po dyan sa Pilipinas habang kayo po'y nananghalian o marahil nagluluto para sa inyong pananghalian. Hayaan niyo po muna, samahan kami dito sa Kumusta Kabayan, ang hindi ka nag-iisa sa pong programa na public service po alay sa inyo ng PHLB Radio at siyempre ng SPIM. At ito na po ang aking talagang simpatiko according sa kanyang mga fan dito sa ating programa. Ito po ang si Kabayan Louis Roa. Kabayan! Hello, Kabayan. Sana butik na ako mabulunan kayo. Hindi ako kumakain. Maraming salamat. Lagi din ako tumatay. Parang hindi ako komportable sa aking upuan. Kaya kailangan ganun ba? Bumili ng bagong upuan. Oh, wait. Ang sarap naman. Yung anak ko nagsabi ka agad, kumusta ka ba yan? Thanks, baby. Thank you so much. Keep on playing your games. Don't disturb me here. But again, maganda gabi. Lalo po na sa mga nakaantabay ngayon. I'm sure excited kayo na makita ang aming mga correspondents, lalo na pag galing po sila sa iba-ibang lugar. At saka, ako po from Portland, Oregon. Si Kabayan Sara is from California. Nagkikita lang po kami dito every Wednesday para ibigay po sa inyo ang napaka-fresh ng mga balita sa different countries ng ating mga correspondents, and also yung guest natin po, special din po ngayong gabi kasi special din po kami, at maraming salamat sa pagtrato nyo sa amin bilang special na tao. Kaya samahan nyo po kami, wag po kayong aalis ha, isang oras at kalahati po tayo dito mag-uusap tungkol sa ating mga OFW. Ayan, back to you, Kabayan Sara. Maraming salamat, Kabayan Louis. Correct ka dyan. At mga kabayan, kung hindi niyo pa po nalalike, napafollow ang ating Facebook page ng PHLB Radio, pakilike, pakifollow. Maaari din po kayo mag-subscribe sa ating YouTube channel dahil pwede niyo kami mapanood doon ng live. At syempre mga kabayan, alam namin na minsan busy kayo dahil sa ewan namin kung anong oras dyan sa inyong kinaruroonan, but wala pong problema dahil pwede nyo pong i-download ang ating PHLB Radio app. Ito po ay libre nang sa ganun habang kayo ay busy, habang kayo nagluluto, naglalaba, naglilinis, o kaya ay naglalakad, no, ay pwedeng-pwede niyo po kami mapakinggan sa ating PHLB Radio app. Kaya i-download na po, Kabayan. At Kabayan Louie, excited ako dahil, you know, napaka-special yung guest natin ngayon, na hindi po kaiba sa akin, ano, at ninong po namin siya actually sa kasal ng asawa ko dahil, pero sinabihan ko lang siya, ninong ka namin. Wala siyang choice. Karamihan na ninong namin gano'n. But I would like to thank, remember, Kabayan Louis, yung ating naging guest is Sister Anna Gamis ng Japan. Yes. Isa po siyang author. At kami po ay pinadalahan ng libro. Ayan, saan ka man naruro. Remember, ito po yung pinamigay. Ako hindi ko pa nabubuksan. Ganyan ako kami. Grabe, no? At ito, yung Call to Go, Call to Stay. Ayan. At siyempre po yung blessing, OFW to bless the nation. Ayan, hindi masyado makita. Okay, so yung po. So maraming salamat, Sister Anna Gomez ng Japan. Isa po siyang author, isa pong missionary sa Japan. So maraming salamat po. At ang dami natin natutunan nung siya po ay nakapanayam natin dito sa ating programa. Kabayan Louis, eto na. Kailangan mag-update muna tayo. Ikaw ba ay nanonood ng mga news sa Pilipinas dito mga nakarang araw, o busy ka sa iyong mga gig? Nako, alam mo, kabayang Sara, gusto ko bang maging involved sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas. Mm-hmm. Medyo nadidepressed lang din ako dahil syempre yung mga kamag-anak natin nandun sa Pilipinas, diba? Mm-hmm. So we would like the best for them. So we would also like to have the best candidate para sa mga position na open ngayon. Yes. So, medyo, you know, again, lahat naman pwedeng kumandidato, di ba? Wala namang ano yan, wala namang bawal, di ba? Pero sana naman sa mga kababayan nating Pilipino, matuto na po tayo. Kung sino po man, halimbawa, gusto nyong iboto na alam nyong makapagbibigay ng maganda kinabukasan at makakatulong sa ating bansa para man naman ang ating bansa, yun po ang iboto nyo. Tapos kung sino man, halimbawa, yung gusto nyo ay hindi nanalo,
sino man nakaupo dyan, supportahan na lang po natin. Supportahan na lang natin. Ayan, yan lang po. Yan lang po ang aking masasabi. Ikaw, Kabayan, masasabi mo sa mga nag-apply ngayon ng ano, nag-final candidacy. Oo, ako, talagang updated ako kahit papano, no? Yan ang isa sa mga pina-follow natin dahil nga isa sa mga pinapanalangin natin, no? Na magkaroon ng peaceful election dyan sa Pilipinas. At yun nga, katulad na sinabi mo, yung karapat-dapat talaga ang mailuklok sa posisyon, lalo na sa pagka-presidente, dahil bibiro, no, ang trabaho ni isang presidente. At ito, no, para sa mga kaalaman, dahil hindi ka nga kaalaman ng iba, at i-update din natin, Kabayan Louie, kung sino-sino na yung mga nag-file ng candidacy for President at Vice President, Kabayan Louie. Of course, ang una-unang nag-file ng candidacy for President and Vice President ay si Senator Lacson, no, for President, and Senator Tito Soto for Vice President. Okay. Nag-file na rin ng candidacy si Mayor Isko Moreno. Si Dr. Willie Ong. Yes, siyang magiging running mate, na which is maraming nabigyan ng mga supporters, at medyo nagtampo kay Dr. Willie Ong dahil hindi nila akalain na tatakbo siya bilang Vice President, dahil inaasahan nila na siya ay tatakbo bilang Senator, dahil sabi nga according sa mga followers niya kung Senator ang tatakbuhan niya sure win na siya, kumbaga. So yun po, so abangan natin ano mangyayari, no? Ilang buwan pa naman, no? Kamayan, at the same time, sa palagay ko naman, my purpose kung bakit naging running mate niya kinuha siyang running mate ni Isko. Okay. Yes. So ngayon kasi, 'di ba, we are facing a pandemic, and as much as possible we would like to have some medical field na maging katuwang ng presidente sa pagbibigay ng mga decision or something like that. I think that's one of the reason why he was picked by Isko. But again, I don't know. Baka may iba silang agenda. But whoever, kung sino man ang manalo, supportahan na lang po natin. Yeah. Correct. Hindi pa ako nagpo-file ng candidates. Hanggang kailan ba ang deadline? Hindi ko alam. Alamin natin mamaya kay Kuya Yo. Kabayan Louie, of course, automatic may rason talaga bakit siya ang kinuha o piniling maging ka-tandem for Vice President. But tatandaan po natin, hindi lang po yung pandemic ang kailangan i-deal ng ating bansa, kundi marami pa po mga bagay-bagay na talagang kailangan tutukan, no, ng ating gobyerno. At of course, Kabayan Louie, nag-file din ng candidacy si Bongo, ito ang bilang Vice President. Ang inaasahan ng iba ay si Presidente Duterte ang magpa-file ng candidacy COC, dahil nga, 'di ba, sabi niya tinatanggap niya yung pagpili sa kanya ng kanyang ng PDP laban para maging standard bearer for Vice President. Pero nagulat ng si ang mga tao, mga kababayan natin, Kabayan Louie, dahil si Senator Bongo nga ang bilang Vice President. So maraming mga haka-haka baka daw sa huli. Wala pang dinideclare. Yan ang inaabangan, pinakakaabangan ng ating mga kababayan, ano? Sino ang magiging president, no? Running tandem ni Senator Bongo. At maraming haka-haka, baka daw sa huli magpapalit naman, kumbaga iba ang ipapalit sa pwesto. So mga ganong nila. So albangan, exciting nga po, hanggat hindi mag-close yung deadline ng pag-file ng COC ay kaabang-abang. Kaabang-abang kung ano ang mangyayari. And of course, kanong isang araw lang ay nag-file na rin for President, Kabayan Louie, si Senator Bongbong Marcos. Nag-declare na siya na tatakbo siya bilang Pangulo, no? So exciting po, mga kaibigan. Siyempre po, kailangan patuloy lang po tayong manalangin, no, para sa kapayapaan at yung katagumpayan ng eleksyon dyan sa Pilipinas. Again, kung sino man ang manalo, kung sino man ang mapili, abay,
patuloy lang nating ipanalangin. Dahil kailangan ng ating, kung lahat ng mga nakaupo sa gobyerno, ang ating panalangin. Ayan! At kitok, tuloy-tuloy tayo sa ating programa, Kumusta Kabayan? Abangan niyo po maya-maya. Ay, siyempre, meron tayong mga questions pa games, di ba, Kabayan Louis? Meron pa rin mga tayo. Akala ko tapos na ba? Meron pa rin. Excited ako kasi marami akong gustong itanong. Marami akong gustong itanong. Oo, marami kang gustong itanong, pero walang pa-preview. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, Kabayan, sampulan muna natin. Ano? Ito, sampulan muna natin sa ating correspondents mula sa UK. Bigla ako natakot Bigla ako natakot yung sample kasi pag sample, parang kakanta ka. Kakanta na. Ayan. So, example na po. Ayan. I-ano na po natin. I-share na po natin ang update at yung ibabahagi po sa atin ni Kabayan Ella Hidalgo mula sa UK. Siya po ang ating volunteer mula sa UK, correspondent mula sa UK, at itutour po tayo, mga kabayan, sa excited ako makarating. United Kingdom. Ito po para marating natin, Kabayan, si Kabayan Ella Hidalgo. Yes! Hello, good evening dyan sa USA, and welcome again dito sa Kumusta Kabayan. This is Ella Hidalgo, COVID Warriors Corner here in United Kingdom. Guys, today ipapakita ko sa inyo ang seafront ng isa sa mga resort towns here in England, Southeast England. So marami pong pupunta dito ang mga tourists and mga Filipinos as well. Marami na pong nanirahan dito at nag-settle down ng mga kabayan natin. And most of them, they work sa local hospital nila dito and mga nursing homes. So I hope I'll be able to ask my friends later how is born. Ayan, kasi sila po yung mga matatagal lang nanirahan dito. Okay, so if you see, this is the seafront. So dulo sa dulo, puro po mga hotels. Ayan. Of course, kapag mga pag summer, may mga Filipinos from London, they travel to come here in Eastbourne as well as in Seaford and New Haven. Magkakasunod-sunod po na bayan yan. They do fishing. Kaya nung isang araw when we went to Seaford, we saw Filipinos fishing and I actually tried fishing kasi hindi pa ako nakapag-fishing the entire life. Ayan, so at least natin ko na yung bucket list ko, nakapag-fish. Kapag fishing ako. Ito naman po yung bandstand dito sa Eastbourne wherein they do a lot of shows and concerts. Lang po alam if they started doing concerts na in here since the pandemic. Ayan. Pero nalift na po yung lockdown dito, so maybe they're doing some shows in here. Since it's an open air naman at nasa tabing dagat tayo, we don't need to wear mask. Mostly like we wear mask in here wherein kapag nasa inside of the trains or any public transport as well as inside the shops. That's what they called Wish Tower. So I don't know why they called it Wish Tower. Maybe matutupad yung wish ninyo kapag nag-wish kayo dito sa tower na to. Kaya it's called Wish Tower. We're gonna ask one of a long-time resident here in Eastbourne, why is this tower called Wish Tower? Tower called Wish Tower. You live here for a long time but you don't know. Okay, so it doesn't mean that when you wish on it, nothing to do with with having a wish. She's from Edinburgh. Dito kami sa Seaford, which is outside the Eastbourne. Guys, so nandito kami ngayon, ng mga Filipinos. Here in Eastbourne, sila pa yung mga nakatira dito for a long time. Ano masasabi mo sa life mo dito sa Eastbourne? My life is full of Asian rainbow connection. Kaya pala ganyan yung hair mo. Oo, kasi ano,
multicolored. Weather lang. Sila nagsabi nun. Weather lang. So there's still survivors. Sabi nga ni Catriona, Filipino tayo. Silver lining. Yeah. Of course. Diba? Filipino kahit saan, nakasurvive. Thank you so much for watching and supporting Kumusta Kabayan. This is again Ella Hidalgo of United Kingdom. And of course, please do follow me on Facebook, Ella Hidalgo, COVID Warriors Corner. And of course, my YouTube channel, Ella Hidalgo TV. Thank you and God bless everyone. Ayan, maraming salamat, Kabayan Ella Hidalgo mula sa United Kingdom. Ayan, yung pond. Ayan, tinoy na po tayo. Parang na rin nakarating tayo doon, ano, Kabayan Louie. Talaga naman. Alam mo, nakakatuwa kasi every time na mag-report si Ella, para ka lang na, I mean, lahat naman ng correspondents natin, every time they show their videos and stuff, parang nakakapasa na rin tayo sa mga lugar na pinupuntahan nila. And we really appreciate it. Talaga, salamat sa inyo. Yeah. At ngayon naman, Kabayan Louie, ito na, makakasama natin ng live. Ito kasi na-miss natin last weekend. Oo nga eh, lagot ka. Bago natin ipakilala yung ating special guest, ano, kasi magkakonektado sila eh, ano. At nakakatuwa dahil siya nga yung nagbigay ng idea na tungkol sa ating special guest, ano. Kaya naisip ko, why not coconut? So, thank God that available naman yung ating special guest, makakasama po natin ngayon. Pero bago natin makikilala ang ating special guest, ito na po muna, kakapanayamin muna natin kung ano ang mga updates niya sa mula sa Singapore, ang ating kabayan, si Kabayan Jenny Yeska. Hello, Jennifer. Ate Jennifer, pasok! Ay, talaga. Kabayan. Ayan. Asan na siya? Ay, Ate Jennifer! Ate Jennifer. Kumusta na dyan? Ate Jennifer. Ito, medyo hindi ko magawa yun. Ate, lapit po kayo sa akin. Ate, lapit po kayo. Ganyan. Lapit kayo sa mic. Ayan. Ayan. Nawala ang audio mo, Kabayan Jennifer. Ayan. Ayan, nawawala. At dahil po nawawala-wala yung video o yung audio po ni Kabayan Jennifer habang inaayos po niya, babalikan po natin siya maya-maya lamang. Mag-shoutout muna tayo. Kabayan, oh, sige. Shoutout muna tayo. Tapos yung ating special guest na. Yan. Unang-unang nag-comment, sabi ng anak ko, kumusta Kabayan? Tapos sabi naman sa akin, your son is watching. You're watching. And then, Marilu Pardilia Lansen. Hello mga kabayan. Si Sara at simpatik. Oh my God. Thank you. Thank God. Talaga naman. Flash tuloy ako konti. Namula. Yay, naka-timing din. Maring Sweet Silvio. Thank you so much for watching all the way from the Philippines. Lady Quasito Butual. Of course, my mother is watching. Thank you so much, ma. Ay, hello po, ma. Hello daw po, sabi ni Kabayan Sara. Pagaling po kayo. Lenny Quasinto Butual, hello. Adrian Dawn Music. Of course, sino pa ba? Ikaw, Kabayan, may nakikita ka bang iba dyan? Nakikita ko dito si Anthony Rada Recto. Tama ba? Shoutout po from Anthony Recto. Nabasa mo na yan. Of course, si Kabayan Lenny. Quasinto Butual. Thank you for tagging your friends. Si Sister Malo, breaking news na po now. Tatakbo ng pagkapangulo si VP Lemmy Robredo. Ayan. Yan yung kanina. Nabasa ko kanina. Okay. Ayan. So, nako, exciting na to. Ang inaabangan ng lahat, kung magdideklara, di ba? Doon nag-submit na siya ng COC for mayor sa Davao. Pero inaabangan hanggat hindi magtapos yung deadline ng pag-file ng COC, inaabangan ng lahat si Sara Duterte kung siya ba ay magbabago ang isip at tatakbo din bilang Pangulo o Vice President. So, abangan po natin mga kaibigan yan. Anong mangyayari? Exciting nga po. Yeah. And of course, okay na ba si Ate Jennifer? Yes. Okay na ba? Ayan.
Ayan, pero ba, ate, shoutout muna kay Nora Baker at saka si Butch Chill Reyes ng New Zealand dahil nakaligtaan natin last week. Hindi ko sila na-shoutout. Kaya shoutout po sa inyo. Thank you for watching. Thank you Sister Lenny, Pastor Lenny for tagging your friends. Ay, ito na po! Kabayan! Jennifer, yes ka! Ano na ang update dyan sa Singapore? Yes, good afternoon! Mag-update na lang ako dito regarding sa COVID-19. Okay. Ito ang naging hadlang ng ating mga kabayan sa mga kasambahay na hindi sila medyo makalabas during Sunday their off day dahil nga hindi sila pinapayagan ng kanilang mga employer dahil sa pataas ang cases ng ating COVID-19 dito sa Singapore. So gusto ko kung si Brother Louie lang sana ito ay yung spaghetting pababa lang sana. Pero ngayon, ang cases dito ay medyo mataas. Okay. So, according to the news, ito, magsandali lang ako mag-report dahil excited na ako talaga nga ma-introduce ninyo ang ating guest na galing dito din sa Singapore. According to the Ministry of Health has confirmed to yesterday 3,577 new COVID-19 cases in Singapore as of 12 p.m. on Wednesday, October 6. This brings the total number of cases to 113,381. So according to them, 2,932 community cases. There are 3,562 new cases of locally transmitted COVID-19 infection in Singapore, with 2,932 in the community and 630 in the migrant worker dormitories. Amongst the local cases today are 664 seniors who are above 60 years and above. 15 imported cases. There are 15 imported cases who have already been placed on stay home notice or isolated upon arrival in Singapore. Of these, 5 were detected upon arrival in Singapore, while 10 developed the illness during their isolation. So, 3 deaths of COVID-19 patients have passed away from complication due to the COVID-19 infection. There were female Singaporean aged between 68 and 102 years old. I think this is the good na nga nawala sila dahil may edad na sila, di ba? Hindi na tayo malungkot dito na makaabot ng sila ng ganyan. So, ito ang update dito as yesterday. So, ang dagdag siguro pwede na yan natin mapata ninyo na ninyo matanong dyan sa ating guest. Sa kaysa nag-rolling din dito sa Singapore. So, dagdag na lang, continue muna, report from Singapore, ang inyong correspondent dito, si Jennifer Yeska, balik sa studio, Brother Louie and Sister Sarah. Thank you so much sa pagpakinig, supportahan natin ang itong kabayan, kumusta kabayan, hindi kayo nag-iisa. Thank you so much, balik sa inyong trabaho, balik sa studio. Good afternoon. Amen. Oh, wow, tingnan mo. Nakaka-proud si Ate Jennifer. Yes, tingnan mo kabayan Louie, 'di ba? Talagang para professional na no, yung dating niya, no, talagang ano. Nagulat nga ako eh. Sabi ko pinaghandaan ni Ate Jennifer dahil kasi sabi niya last week wala ako eh. naipo. pero na, you know, nakakalungkot ano dahil nga po sa tumataas nga po pala yung case sa Singapore kaya dahil po pala doon ay naghihigpit no ang Singaporean government kaya po karamihan po sa mga kababayan natin lalong-lalo na yung nagtatrabaho bilang kasambahay ay hindi sila inaallow na lumabas kaya talagang inigpita sila for their protection din naman. Kaya, patuloy po natin ipanalangin, lalo na no, ang ating mga kababayan doon, kung ikaw may kamag-anak, ka-anak, o nanay, o tatay, o kapatid na nasa Singapore, ay isama mo lagi sa panalangin, dahil lalo na sa mga panahon ngayon, kailangan nila ang ating panalangin, yung protection para sa kanila, no, ng ating Panginoon. Ayan, again, kabayan,
Jennifer Yeska mula sa Singapore. Maraming salamat. Yan. Yes. And I'm sure Kabayan Louie, ma-proud na proud sa kanya ang kanyang pastor, dahil ito pong special guest natin ay pastor niya, no? Mm-hmm. Si siya po ay ninong din namin mag-asawa at hindi na po kayo ba madalas kapag pumupunta po kami sa Singapore, sila po ang nag-invite sa akin. Nasaan madalas na nag-invite at sila din po ay nag-aalaga sa akin. So, eto na po, kakapanayin po natin siya at alamin natin ano yung mga naging naging epekto. Oo, no? Itong pandemic na to sa ating mga kababayan sa Singapore, at maging sa simba, mga simbahan doon, at yung ano, no, even mga businesses, kasi business man din ito eh, meron, I think, pero silang ano, inisat na negosyo doon. So yan ang mga alamin natin, at ang kanyang bagong isinulat na libro, no, tungkol sa tungkol ito sa mga kababayan nating OFW, yung mga story nila. So alamin natin, Kabayan Louie, welcome po natin mga kabayan dito sa ating programa, si Pastor Rey Navarro. Hello, Pastor Rey. Kumusta po? Hello. Hello, Sarah. Hello, Louie. Thank you very much for Pastor the Ray. Invitation. Tara, tara. Sa akin na ma-share ko rin ang aking, anong tawag yan, kalagayan sa Singapore o kalagayan ng ating mga kababayan sa Singapore. Maraming salamat sa opportunity. Ayan. Maraming salamat din po, Ninong Rey Navarro, dahil lang po busy kayo, pero ayun ay nagkaroon kayo ng pagkakataon na samahan kami dito sa aming programa para sa ating mga kababayan. Ito po ay public service para sa ating mga kababayan at sa kanilang pamilya. So, Pastor Rey, kumusta naman po? Ano po ang mga naging epekto ng pandemic na ito sa ating mga kababayan diyan sa Singapore, at ganun din po, ano po ang naging gano ito nakaapekto, no, sa bawat services na ginaganap po ng ating mga simbahan diyan. Ang epekto ay parang good and bad, no? Ang good side, yun na muna ang unahin natin. Apo. Yung mga churches natin, lalo na yung maliliit, ay natutong gumamit ng virtual anong tawag yan, technology na sinasabi, uh-huh, no? At ngayon, imbis na sila ay nagsiservice lamang kung linggo, lalo na yung umuupa ng mga lugar dahil mahal ang pag-upa dito, linggo lang sila nakakaupa, at hindi sila nakakapagsama-sama ng maramihan, malakihan, kung weekdays sa kanilang mga prayer meetings, karaniwan ay mga small groups lamang, ngayon kahit weekdays, nakakapag-meet sila ng maramihan. Nagagather sila ng kanilang mga pastors sa pamamagitan ng virtual meeting. So ito ay napakagandang development kasi yung mga hindi malalayo sa kanilang church location o yung building, ngayon nakakadalo na sa mga gawain anytime, yung mga Bible study, at sila ay nakakadalo, sabi nga at their convenience, no, sa kanilang bahay, sa kanilang oras, at minsan sa kanilang pananamit din ay medyo casual na lang, hindi na yung talagang formado at mag-e-effort na pagpupunta sa church. So yun ang isa na magandang development. Pagkatapos, yung mga churches, gaya ng church na pinapastoran ko, ay naka-create na rin ng way to share the gospel sa pamamagitan ng online. Halimbawa, yung church ko ay merong tinatawag na seed sowing. No, we just encourage the person, inform the person that we have this program in the church na seed sowing, and if she doesn't mind, no, mostly mga kababaihan kasi ang ating pinaglilingkuran dito, na makatanggap, let's say, ng one verse every day or one verse every other day. At ito ay towards yung naglilid sa kanila para sila ay masyara ng gospel. Pero hindi lang naman yun ang effect siyempre sa kanilang buhay, kundi nalalapit sila sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos on a daily basis, at least sa isang loob ng isang linggo o ng dalawang linggo. So naka-create na tayo ng parang paperless, no, na way to share the gospel. Kung ang kung dati-dati ang WhatsApp at ang ating mga iba pang social media na makakapagmensahe ka ay ginagamit sa
personal na kumustahan lamang sa pamilya, which is hindi masama, kwentuhang artista, kwentuhang ekonomiya, politika, which is hindi rin masama, eh ngayon ginagamit na sa pag-share ng gospel. Noon siguro ginagamit pero hindi masyado. Pero ngayon talagang gamit na gamit dahil nga hindi tayo makalabas para mag-share ng gospel. So yan ang magandang development. Siyempre, ang medyo hindi masyadong magandang development ay yung number ng pupunta sa church building ay talagang limited. Dito sa Singapore, kung malaki naman yung building mo, hindi rin ganun kalimited. Kasi hanggang 1,000 pwede rito basta kayang ng building mo na mayroong social distancing, which is 1 meter, and every 50 groups mayroong 3 meters apart. So kaya it requires big space talaga. Pero sa aming mga maliliit na churches, yung mga 100 plus o kaya ay anong tawag diyan, below 100, nung lockdown or mag-restrict, ang nangyayari ay ang government payag lang sa 50. At yung 50 na yon ay nagre-require din ng social distancing, ng mask, ng sanitation, etc. Pero hindi nagre-require ng tinatawag na PET, pre-event test. Na para siyang swab din, na madalian, no? Pero medyo may kamahalan, $50 yata yun, Singapore dollars. Kaya kung every... At kailangan gawin yon prior to the service. So Saturday gagawin mo, the following day pwede kang mag-worship service. Eh may kamahalan yon, 4 na linggo, ano rin yon, 200 Singapore dollars. Sinong makaka-afford noon na mostly ang aming mga tao sa mga OFWs, no? Ay mga nagwo-work sa bahay. So mahirap kahit professionals hindi yon kinakaya. So kaya kami ay ano na lang, combined yung aming service, ano ba yan, yung blended, no? Yeah. Meron kaming maliit na grupo, mga around 30 hanggang 40. Ang ano kasi limit ay 50 doon sa aming ano, sa aming live, no, face to face. Pero nakabukas pa rin yung online para sa mga gustong mag-join at yun. Meron namang mga nagsisipag join. Ang kagandahan pa nga ngayon, ang isang advantage, pati yung mga members namin na nasa Pilipinas na ay dala ng affinity, no? Lalo na yung mga bagong uwi pa lang, affinity doon sa church at mga members ng church. Eh ano sila? Nagjo-join sa amin sa worship service. Although in-encourage namin sila na magkaroon din sila ng ano, ng sariling mga churches na madadaluhan sa Pilipinas. Kaya lang sabi nila, Pasto, bawal din kaming mag-church dito ng face-to-face. Kaya pagpinsin naman talaga rin nila yung pagkakataon na ma-meet kami through online. I don't know kung enough na yung sagot ko, dami ko na yatang naidaldal. Very informative po, Ninong Ray Navarro. Maraming salamat po. At Ninong Ray, marami din po bang sa ating mga kababayan na cases na yung dahil sa pandemic pinauwi ng kanilang mga employer? Ang karamihan sa kanila ay yung nasa professional side dahil yung kanilang mga companies ay talagang mahirap yung kilos, kaya mga nagsipag-uwi sila o napauwi. Pero yung mga nagwo-work sa bahay, parang hindi ganoon ka-affected. Marami naman nandito lang sa Singapore. Ang problema lang, yung mga napapauwi o yung napapauwi kasi gusto rin nilang umuwi. Nag-aalala kasi rin sila sa kanilang kalagayan, no, sa Pilipinas o yung mga families nila, nag-aalala sa kanila rito. Yung mga umuwi, ang hirap mapalitan kasi parang naghihigpit, hindi naman bawal, naghihigpit sa pagpasok dito sa Singapore. Ang ngayon ay yung mga essential visit lang talaga at essential position sa company ang inaallow. Meron nga akong isang pastor na sa Methodist Church, hindi ko alam kung namin po, si June Ikila, nagbakasyon siya dahil niya talaga, sabbatical, 6 months ang binigay sa kanya, ngayon, mahigit na yata siya 1 year. Hindi makabalik-balik dahil ang Singapore government nga ay nagiigpit sa mga pabalik dito. Dahil, no? Sa case ng Pilipinas na maraming cases. No? Pero kasi merong mga ibang bansa na open naman sila, gaya yata ng Australia, nakakapasok dito ng maayos.
Mayroon iba pang mga countries na hindi ako familiar, pero nakakapasok ng maayos. Ayun. Kabayan Louie, may gusto ka bang itanong kay Pastor Rey? Ang maitatanong ko lang siguro is ano ang ginagawa ng ano natin ng Philippine Embassy sa Singapore to help out yung mga ano na repatriate na mga empleyado o mga OFW. May mga may mga government assistance ba silang na ano na honestly hindi ako masyadong familiar liban sa mga kumbaga parang open pa rin yung kanilang mga services as usual. Pero by appointment and through online. Kung magagawa din lang online, no? Pwede kang mag-renew ng passport, mag-pa-authenticate ng kontrata. Hindi ko alam kung pwedeng magpakasal dahil may mga nagpapakasal din sa embassy natin. Wala akong hindi ako masyadong familiar. Pero yung mga community natin, yung Filipino communities natin dito, yung mga anong tawag sa ganyan, yung mga non-government, no, NGO. Minsan silang nakikipag-connect sa embassy. Like ako, halimbawa, ang ginawa ko, nag-conduct ako ng talk about OWA. So, invite ko yung taga-OWA online. So, tuwang-tuwa sila. Hindi ko alam kung bakit tuwang-tuwa, kung wala silang ganung gawain or what, no? Ang SSS na invite ko na rin. Ang pag-ibig na invite ko na rin, ang susunod namin ay yung PhilHealth, pagkatapos yung PNB. So nagkakaroon sila ng talk tungkol sa, kasi yan yung mga ano, parang essential sa ating mga kababayan. No? Kaya ang ganda ng question and answer tungkol sa, ngayong pandemic, ano ang kalagayan namin as a SSS member or as a pag-ibig member, ano po ba ang mga available na programa ninyo? Yun ay ayun, nasasagot nila. Yes. Tapos, believe it or not, yung isang, ang tawag ay BNG, Business Network Group. Filipino yan. Filipino Business Network Group. Pero, BNG lang ang kanilang pinaka-abbreviation. Yeah. Wala yung word na Filipino. Pero, okay. Mga Filipinos yan. Mga Filipino businesses dito sa Singapore na nag-ano sila, nag-collaborate, no? Para magkaroon ng mga programa na pang Pilipino, eh meron silang ano ngayon, BNG Healthy Run. So pag binasa mo parang Being Healthy Run. Eh marami ang nag-join, siguro kulang 1,000, no? Pero yun ay virtual, ibig sabihin ay kanya-kanyang takbo ng lugar at i-record mo na lang, tapos i-report sa kanila. Sorry, pagka gusto ninyong ma-invite yung BNG president, siguro pwede kong i-connect sa inyo. Sige para po. Sa kanilang, ang awarding nila yata, ewan ko kung kailan, kasi naano rin, na-push eh, dahil marami pa ang gustong mag-join noong running na yun. No, merong ano eh, 5 kilometers, 10 kilometers, 40 kilometers. Eh, ang inyo pong lingkod ay 10 kilometers. Hindi ko pa matapos-tapos dahil nagpa-injection kasi ako eh, bawal daw tumakbo, natatakot. Natatakot naman ako. Nagpa-first dose ko pa lang noong last Thursday. Natatakot naman ako. Baka nga totoo na aatakihin ka sa puso. Ingat na lang na ko. Correct. Na lang. Yes. Anong vaccine po ang pinili nyo? Ano yon? Anong vaccine po ang pinili nyo? Pfizer po ba o Vaccine, okay. Dito ay parang ganito. Ako natagalan ako dahil ibang ang status ko rito ay ano eh social visit pass ako kaya natagalan ang turn ko. Pero yung mga resident PR na gaya ng mga anak ko pagkatapos yung mga Singaporean, syempre sila yung mga inuna. Ang approved ng government, yung ini-inject talaga nila ay ano yata, yung Pfizer at Moderna. Sa akin, Pfizer. Pero available yung Sinovac sa mga clinics. Approved din ng government, pero sa mga clinics sila, yung mga ayaw na sigurong pumila at preferred yung vaccine na yun. Yeah. Ayun. At sa'yo naman, Ninong Ray, ano po ang kumbaga mga pagbabago
na nangyari sa personal na buhay niyo po magmula po nung pandemic? Maglalo ba kayo nagkaroon ng gustong gawin o ano po mga na-accomplish nyo nitong mga nakaraang itong dahil sa pandemic na nangyari? Ano-ano po to? Balita ko, nagkagawa po kayo ng devotional book para sa mga OFW. Oo, una before pandemic yata ang timbang ko 72, ngayon 77 na. Positive, good news yun, yun, positive. No? Positive. Parang bad news yun eh, no? Sabi nila dapat nga eh, ko pa, sorry na lang, pero kasi ang dami-dami kong meeting sa pamamagitan ng web ng ano ng yung virtual. Mm-hmm. Kanina lang actually from 8 to 12 may appointment, may meeting ako, tapos takbo kagad ako ng 12 nung sabi ni Jennifer na mag-o-open na, binitawan ko kagad yung aking meeting na magtatapos na rin naman. So itong okay. Aking kinalalagyan, yung likod ko lang ang nilagyan ko ng background. Uh-huh. Pero yung harapan ko ay puro pagkain na. Tubig, no? Uh-huh. May nandito yung ano namin, microwave. Uh-huh. Tapos nandito yung mga kape. Tapos nandito yung lalagyan ko ng mga, in other words, ito ay kainan. So kaya you can imagine na hindi na ako tumatayo dito. Paupo-upo na lang, pasalin-salin, painit-init. Ganun ang ating sitwasyon. Minsan meron akong apat na meeting sa loob ng isang araw. Iba-ibang mga groups. And for today, it includes your invitation. Again, thank you very much. Mamayang gabi, meron akong Bible study. In between, lalabas lang ako dahil may ka-appointment ako. Pwedeng lumabas naman, i-abot lang sa akin. Pagbalik ko, magpiprepare na uli ako para sa meeting mamaya. Ganoon. So, personally, nung pandemic kasi, nauwi pa ako ng Philippines eh. Noong August 17, bumalik ako September 21. Pagkatapos, before ako umalis, ay na-invite ako ng nung CSM, kung saan kami ni na Ana Gomez at ng iba pa, ay parang kinumission kami kung gusto namin na magsulat ng devotional materials para sa overseas Filipino workers. Mm-hmm. And I think out of 72 na isinubmit ko, nakuha nila yung 36 kasi ito namang saan ka man naroroon ay for 6 months lang. So talagang binigyan lang kami. Lahat kami inappropriate lang ng I think 36 or what. Para sa book na ito. At kung maging matagumpay, hopefully, ipiprint pa nila yung mga iba pang anong tawag dyan, mga istorya na hindi nila naisama dito. Ganoon. So yan ang isa na accomplishment. And then yun ang habang nagre-reflect ka tungkol sa effect ng pandemic, paano makakapag-share ng gospel? So yun, dahan-dahan na ilid ko rin nag-formulate ng kaparaanan and ang outcome ay isang package from the beginning to end ng paraan ng pagwi-witness na ang tawag namin ngayon ay seed sowing, no? Tapos nagkaroon ako ng isang Bible study na bagaman kaunti lang ang dumadalo, love na love ko, dahil during pandemic din yun na ipanganak, no, na conceive at pagkatapos ay na birth, no, na born, yun yung tinatawag na grow at night. Diba ang mga sabi nila, ang mga ano raw, mga plants sa ano raw yan, gabi na ano eh, tumutubo. Oo, doon sila nag-aano, kumakain ng ano, ng sustansya sa lupa. Tapos pagka araw inilalabas lang nila in a form of carbon dioxide yata yun. At of course, kailangan din naman yung araw talaga for them to grow. Pero sa gabi, doon sila active na nag-grow. And even yung ating katawan, sabing ganun, yung pahinga natin, doon nagre-repair ang ating ang ating katawan para sa panibagong bukas, para malakas tayo, may energize tayo. So iniisip ko, yung growth natin, nangyayari talaga, sabi ko, baka sa gabi. Kaya nagkaroon kami ng grow at night, ang tawag namin tuwing Huwebes yun, God first,
read the word, no, grow, tapos obey, and then see the result. Parang ganun. Yun ang ibig sabihin ng grow. See yung result nung ano, no, nung iyong pagbabasa ng Bible, yung pagiging God first, pagkatapos yung you're reading the Bible. And then another thing, kailan lang ito nag-umpisa? Meron kaming nabuong OFW, Kabalik at Kababayan. Every first and third Tuesday, at Tuesday siya, wala lang, kwentuhan lang kung sino ang available. Yan ay bunga nung mga invitation ko sa mga SSS, sino ang dadalo. So kinukuha ko pa yung kanilang full name, mobile number, at saka yung kanilang email address. So pagkatapos, ginawa ko, pinagsama-sama ko lang yon, almost 100. So inalo ko sila kung baka gusto ninyong ano, magkwentuhan lang kung available kayo kapag ka first Tuesday at saka third Tuesday. Nakakadalawang meetings pa lang kami. Wala lang, kwentuhan lang bago sila matulog. Yung iba, makikita mo na nag-air sila ng ano nila, yung sitwasyon. No? Kaya somehow, yun yung gusto kong i-address kasi ng ano eh, ng embassy natin, for example. Dahil itong mga ito, dahil hindi lumalabas, sabi nung isa doon, limutan ko yung name niya, Lilibet yata. Sabi niya, nabuburyong na ako. Nagkakabanggaan kami ng kakabanggaan ng amo ko. Hindi yung salitaan lang, no? Ay, hindi yung away na salitaan. Kundi yung the fact na magkikita sila sa kitchen, magkikita sila sa sala, magkikita sila sa ganito. Sabi niya, parang na ano daw siya, naiirita. Yun ang kanyang na-air, no? So, yung ganon, sabi niya ganon, kailangan niya talaga ng kausap, kailangan niya yung group na nabuo namin. So, imagine that. So, I mean, iyan lang ang ilan sa mga gawain na nabuo during the pandemic. Not to mention, yung aming church nung time bago mag-pandemic, ang prayer meeting ay dalawa para sa dalawang grupo. Nag-meet kami sa Orchard, yung isa nag-meet sa Angmokyo, if you still remember those places, no? Yes. Pero ngayon, ang prayer meeting namin, merong Wednesday, yung dating nag-meet ng face-to-face ay virtual na ngayon. Yung Thursday, dati ring face-to-face, nag-meet na one ng virtual, pero nadagdagan pa kami ng Saturday and Sunday morning na prayer meetings. At nagagawa lang namin yon dahil dito sa virtual, at saka yun na nga sabi namin eh, para matulungan na mayroong kausap at na ipapanalangin yung mga kapatira na hindi makapag-attend ng church. I think so far yan ang sitwasyon, at marami kaming nare-receive na mga prayer requests mula sa iba't ibang mga kapatira na nasa Pilipinas na. And medyo of course nakakalungkot dahil may mga deaths, mayroong mga may karamdaman na medyo mahirap solusyonan. Yeah. Pastor, ito po may katanungan sa ating mga viewers. Ano? Mula kay Malu Lansing, sabi niya, tanong ko po kay Pastor, totoo po ba na ang pag-vaccine ay way po yan para ma-insert po yung chips na sinasabi ng ibang mga pastor? Ano po ang pananaw ninyo sa nasusulat po sa Book of Revelation about 666? Ang hirap naman yan. Parang mag-aaral uli ako. Ano ba yan? Meron bang ano yan? De, ganito yan. Ganito ang ating pananaw. Total, pananaw ko naman ang hinahanap, no? Minsan, may nakita ko sa YouTube na yung in-injection na nilagyan ng ano, ng parang metal or points at dumidikit. Ewan ko kung nakita nyo rin ba yon? In-injection lang siya, no? Pagkatapos, sabi ganun, dumidikit. So, katibayan niya na may metal. Kaya nung Sunday din mismo na yon, pagdating nung dalawang mga senior citizen namin na nagpa-vaccine doon sa church, kasi umatin sila ng face-to-face, dinikitan kagad namin ng kung ano-ano metal. Wala namang nagbabagsak. Nahuhulog naman. Wala naman. Hindi naman ganun. So sabi namin, hindi yan totoo. No, yung ganoong bagay. Tapos pangalawa, iniisip ko nga kung totoong yan ay chip, no? So somehow may pagka-metal yan, dahil sabi ko, pwede bang ang chip ay plastic? Yung pure plastic, parang hindi ganun eh. Walang tatakbuhan yung anong tawag dyan, yung connection nun, halimbawa sa wavelength, no? Yung mga ganun. Ay, nako.
kailangan yata ng expert niyan, pero hindi ako expert. Pero sa tingin ko lang, sa basic kong natutunan, dahil graduate din naman ako ng secular sa college, no? Hindi yata ano, dadaloy kung plastic ang ang ano. So kailangan somehow merong metal, no, merong bronze o may kung ano man yan. Eh parang wala namang ganoon eh, na na-inject, no? At kung susuriin mo yung ano, in-inject sa'yo, bibigyan ka ng paintulot, wala kang makikitang anumang trace ng metal doon sa bagay na yon. Yeah. And itong Singapore, just to let you know, yung Singapore, ewan ko, isa yan sa, itong Singapore ay isa sa, bago pa nagkaroon ng pandemic, meron silang malaking scholarship dito para sa, anong tawag sa ganyan, yung improvement ng kanilang biology, ano, thing, no? Yung life, ganyan. Meron silang malaking programa na merong funding ng government. At isa yan sa mga nagsusuri sa lahat ng mga ginagawa dito sa Pilipinas. Eh, ang unang-unang nagpapa-inject dito, alam mo kung sino? Ang kanilang prime minister. Eh, hahayaan ba naman ng isang isang Singaporean, no? Singaporean. Na yung kaniyang kapwa Singaporean at pinuno ng bansa niya, eh, i-injectionan ng ganoong klase ng injection na maaaring, anong tawag dyan, kung ano man ang purpose, eh, parang sa 666 o related sa ganoon. Parang hindi. So, ang idea is, sa tingin ko, ito ay purely, ang ibig kong sabihin ng purely, ko-qualify ko rin later, no, ng spirituality. Itong sakit na ito ay purely medical thing. No? Na hindi, walang kinalaman yung sino pa man, no? Talagang ito ay virus, talagang ito ay germs, kung germs, talagang ito ay bacteria, kung bacteria. At na yan, iyan ay naranasan naman na ng ating bansa o ng mundo nung mga unang panahon. No? Nagkaroon ng malaking, halimbawa, pandemic tungkol sa tuberculosis, sa HIV, sa flu, yung mga ganung bagay ba? Yung iba siguro hindi talaga pandemic. Halimbawa, yung HIV, di ba? Ang lawak-lawak na ng mga naabot at namamatay. So yung mga ganung bagay, no? Yan yung sagot ko roon na sa parang sa tingin ko, kailangan talagang magpa-vaccine ka dahil makakatulong ito sa iyong anong tawag diyan, protection, kalusugan, no? At by the way, dito sa Singapore, pag ikaw ay na-vaccine at pumalya, lalo na sa kanilang citizen at saka mga PR. Yung sa akin, hindi ko na tinanong. Malabang, hindi. Merong 200,000 Singapore dollars na insurance na ibibigay sa pamilya. Sana ganun ang ginawa sa Pilipinas, ano? So kung maraming namamatay, so kasi nung sabihin nyo na, yung mga younger generation, hindi naman sa gusto nilang matesting yung magulang nila at makuha yung finances. Hindi naman siguro. Pero gumanda yung kalooban nila na ang government ay willing to spend that much just to let them know that this vaccine is, anong tawag dyan, safe and protected by the state. Oo, ganun ang kanilang ginawa. So kaya parang sa akin, purely medical issue ang bagay na ito or, medical. Science. And then, yung tungkol sa ating Panginoon, ano ito, wala namang siyempreng hindi, wala namang darating na hindi inaalaw ang Diyos. Kaya niyang pigilan at kaya niya ring kumbaga pabayaan, no? Sa tingin ko, spiritually speaking, ay inalaw ito ng Panginoong Diyos para tayo ay mas lalong mag-isip-isip sa ating relationship sa kanya. Dahil sa totoo lang, talagang kita niyo, sinabi ko, dumami yung prayer meetings namin. At yan ay hindi lang sa amin. Oo nga, Dumami rin sa ibang mga churches. Yung mga nagpe-pray at yung ganoon, no? Sa tingin ko, kung may relationship man sa Panginoong Diyos, yun yung relationship. Ngayon, kung may relationship sa end times, no? Kasi binanggit niya yung 666, sa end times. Siguro, baka ito ay bahagi ng end times, pero I am not sure. Hindi ako ganun ka-sure. Kasi ang pagdating naman ng Panginoong Jesus, laging ang panuntunan natin ay it's like a thief in the night. Nobody knows. Merong mga
parang nagbabadya na sinyales, no? Signs and ganito at ganyan. Pero hindi ako ano eh, hindi ako familiar sa ganoon. No, kasi noon man eh nangyari na yung mga ganyang bagay. And incidentally, ang aming series ay nasa Book of Revelation. Mm-hmm. And to interpret the Book of Revelation, merong apat, sabi nila. One is yung historicist, historical ang approach. Mm-hmm. Na ang mga pangyayaring iyan ay kumbaga parang bahagi ng history. Yung ganyang klase ng mga pandemic, etc., yung parang related sa end times, na every generation na ganyan ang mangyayari, laging may bumabanggit na malapit nang dumating ang Panginoong Jesus. Eh, ilang beses na yon, marami na. Mm. No, kaya sabing ganun, ang approach nila ay history, and that's the end of it nung time na yon. Kaya bawat dating ng ganyang peligro, parang sabi nila eh, darating ng Panginoon, pero wala pa rin, no? Tapos meron namang preterist, no? Preterist, ang ibig namang sabihin noon, nangyari lang 'yon nung panahon ng yung Revelation kasi sinulat mga 60 to 90 AD. No, 'yan yung panahon na si Domitian at saka si aywan ko kung sino pa yung isang Nero ang mga leaders ng Roman Empires, at sila ay talagang nag-persecute sa mga Kristiyano. So sabi ng preterist, yun na lang po yun. Ganun na lang yun. Doon sa time nila na yun. Then meron ding idealist. Ang ibig sabihin naman ng idealist ay ang nangyari sa Revelation ay between good and evil. And it will come out every now and then sa history hanggang dumating ang ating Panginoong Jesucristo. So sa ganun mong paraan i-interpret. So mula noon, Genesis pa yung nagsimula, laging may laban ang good and evil. Pero siguro mas marami sa ating panahon. And then yung isa yung futurist. Diyan ngayon dumarating yung napakaraming mga interpretation. Kasi sabi nila yung ng mga nakasulat sa Revelation, mangyayari yan siguro mga years lang, no, na bago dumating ang Panginoong Jesucristo. Kaya siguro naririnig niyo yung tribulation, yan ay under ng futurist. Na bago dumating ang Panginoong Jesucristo ay merong pre-tribulation, mid-tribulation, post-tribulation. Ibig sabihin nung pre-tribulation, lahat ng Kristiyano daw ay ira-rapture na bago pa dumating ang paghihirap. Yung iba naman naniniwala na susugo tayo hanggang 3.5 years sa tribulation bago tayo kunin ng Panginoon, dahil yung susunod na 3.5 ay talagang masyado ng matindi ang paghihirap at hindi tayo alaw ng Panginoong Diyos. Ngayon, dinagdagan ko ng isa, pampatawa lang. Sabi ko, ako, bilong lang ako nag-i-interpret, no, ng Revelation. Bilong ako sa tinirist. Alam mo yan? Tinirist. Maliit na person lang ako. Pero pag binasa mo, tinirist, kaya mo akong tirisin. Ini-interpret ko ang Book of Revelation by reflection and by prayer. Ano ang kaugnayan natin doon? Tapos ang isang nakita namin sa first few chapters, it's not the event. It's not even the sufferings. It's the preparation of Christian, no? To suffer if necessary for the sake of Christ. And hindi necessaryng magkaroon ng tribulation. Kahit hindi pa tribulation, may sufferings talaga ever since sunod-sunod na ang sufferings natin. Ayan, sorry, ang haba ng sagot sa napakaiksing tanong. Sorry, ha. Pero yun ang aking sagot. I hope may natutunan yung nagtanong sa akin. Amen. Maraming salamat, Ninong Pastor Rey Navarro, dahil talagang dami namin natutunan sa iyo. Sabi nga ni Nestor Del Pilar, dito nakatatlong bakuna na kami sa Middle East. May booster shot na kami. Aya, maraming salamat po sharing, Brother Nestor. Ninong Pastor Rey, ano naman po ang message niyo para sa ating mga kababayang OFWs, lalo na ngayong sa gitna tayo ng pandemic?
At okay. Ang unang message ko, pag may nagwawalang anak, yakapin lang, yakapin. Oh, yakapin mo lang, kapatid. Ay, kabayan. Ayun na. Tinuha na ng tatay. Anak yun ba? Kita nga. Naiintindihan niya ang lahat ng viewers natin dahil yan ang virtual, no? Uh-huh. Yung mga nakakami, nakabarong pagtayo, nakashort pala, may mga ganon. So, yan ang bahagi ng virtual reality. Uh-huh. Aking masasabi sa mga panahong ito, lakasan lang natin yung loob natin. Uh-huh. Ito man ay matatapos din. This too shall pass. Hindi uh-huh. ito, hindi ito panghabang buhay. At kung ito man ay panghabang buhay, ang hulihan nito pagdating ng Panginoong Hesus, maganda rin, hindi ba? Dahil ang Panginoong Hesus ay dumating na. Pero meantime, tiisin lang natin yung nangyayari. Let us try not to be as normal as possible. Huwag kayong mag-resign sa trabaho dahil sa pandemic. Huwag kayong magmukmuk sa loob ng kwarto dahil sa pandemic. I wish you can live your life normal. Yung bang you try, kung pwedeng lumabas, lumabas. Yung iba kasi sa takot, nagkukulong sa kwarto. Ano ba, hindi naman yung ganyan-ganyan makakahawa at kahit nasa mga bahay tayo. Di ba may mga nahahawa rin kahit nasa bahay lang at kung sino-sino ang pinagsususpetsahan kasi yung delivery daw, etc. Hindi natin alam talaga saan galing at saan magmumula yan. Kung tatamaan ka, tatamaan ka talaga. Hindi ko alam kung ba't ko yan nasabi, pero parang ganun ang observation ko. Kasi yung iba, kaiingat. Ganun pa rin ang nangyari. Tinamaan pa rin sila. So let us live. Pero with due diligence and protection. Ang sabi, magmask. Please, magmask tayo. Ang sabi, social distancing. So avoid crowded places kasi doon naman sila madalas talaga magmula. Mag-sanitize daw ng kamay o maghugas palagi. Please, gawin po natin yung mga bagay na yon. Doon sa mga ginagawa na yon ever since, hindi na mahirap. Pero doon sa mga bago, parang nahihirapan na silang gawin. Ganun lang. And then, we continue to commit our self to God, no, on a daily basis. Lord, tulungan mo ko. Salamat. It's another new day, brand new day. Salamat Panginoon na tulungan mo ko, malagpasan ko itong day na ito. For some reason, dahil nga sa dami ng ginagawa ko, nabibilisan ako sa araw eh. Parang kalilinggo lang, maglilinggo na naman. Ganun ang aking pananaw, no? Kaya sabi ko, yung birthday ko, imbis na matagal pa, bumibilis din. So tumatanda. Bumibilis din yung pagtanda natin. Pero yun lang, live as normal as you can. Huwag kayong magpatali sa pandemic. Meron akong isang church member na hindi ko nga alam ito na nangyari sa kanya. Nung magkaroon ng mga lockdown, nasa ibang church kasi siya, no? Yung church na iniwan sa nag-lockdown din. So talaga daw doon sa bahay, mga Pilipino sila, talagang super ingat daw sila. Walang labas-labas, nagpapadeliver lang ng pagkain, nakamask sila, madalas man guantes. Pagkatapos, may nag-invite sa kanya sa church, nagulat daw siya, bakit ang daming tao? Marami na sa kanya yung mga 40, no? 40 lang naman kami. Pero bakit sila ganyan? Bakit sila nagtitipon? For some reason, napagbigyan niya. Sabi ko, alam mo ba yung iyong kalagayan, kung nagtuloy-tuloy yun, mapupunta yun sa depression at saka mapupunta sa ibang psychological na problema. Sabi ko sa kanya, o nga pastor, yun nga raw na obserba niya. Ngayon, alam mo, tuwang-tuwa, nag-join pa sa aming fun run. So tuwang-tuwa siya, siya yung nag-lead sa isang fun run namin. At balik sigla siya. Walang takot. Kasi palagay ko, ang kaaway, yan ang isa sa ilalagay sa atin, i-induce sa atin yung tayo magkaroon ng takot. And we are not born again. No? We are not reborn to a new life para lang magkaroon ng takot. No, we're not. So we should fight this fight until ma-erase siya.
Mm-hmm. Yan, amen. Maraming salamat po, Pastor. Mm-hmm. Talaga, tamang-tama po yun. Kung ano po yung sinasabi na gawin, gawin na lang. At huwag magpatalo sa ano, sa depression. And maraming salamat po sa mga ginagawa nyo para ma-enlighten yung ating mga kababayan, lalo na po yung mga OFW. Dahil nga, mga kababayan, hindi kayo nag-iisa. Maraming mga Pilipinong handang tumulong sa inyo para maging, alam mo, maging normal, magbago normal yung ano, yung buhay natin. Ang dami nating ano, magpapa-shoutouts, kababayan. Oo nga. Pastor Rey, maraming salamat po, Ninong Pastor Rey, mga kababayan. Ayan po si Ninong Pastor Rey Navarro. At siya po ay isang pastor at author po mula sa Singapore. Ninong Pastor Rey, tuwing kailan po, baka po yung mga nanonood sa atin ng mga taga-Singapore at gusto nilang sumali sa inyong church service, tuwing kailan po at saan po ito? Tuwing Sunday pa rin ang service, 2 o'clock sa YMCA, number 1 Orchard Road. Walang requirement at the moment, just come. No? Pwede kayong vaccinated, pwedeng hindi vaccinated, basta yung normal na protocols na naka may mask kayo, dadaan doon sa temperature, pagkatapos mag-sanitize. Yun naman ang normal eh. So you are welcome. 2 o'clock every Sunday sa YMCA. Number 1 Orchard Road. Ayan, maraming salamat po, Pastor Rey. Ayan, Kabayan Louie, di ba ang dami natin natutunan kay Pastor Rey. You know, na-update tayo sa mga nangyari, paano hinandle ng Singapore. Maganda yung idea na yun, ginawa ng Singapore, na parang na may insurance na $200,000 kapag may nangyari. Oo, kung ginawa yan sa Pilipinas, wala nang matatakot na magpabakuna kahit papaano, di ba? No, kasi may assurance, no? Na ano, kasi inaalala ng mga kababayan natin pag may nangyari sa mahal nila sa buhay, problema nila yung mga gastusin at mga kailangan bayaran. So, ayan, marami salamat po, Pastor Rey Navarro mula po sa Singapore. Ito na po, mga kaibigan, ang unang katanungan. Para sa ating 500 pesos Kabayan Louie, unahan na kita, ako na muna, no? Para mabilis lang ito. Ito po, no, unahan ang tamang sagot sa ang bansa po naruroon si Pastor Rey Navarro. Sagot-sagot na po for 500 pesos, sagot namin ang GCash nyo. Yes, ayan. No, yes. Mula sa SBIM. Ayan. Sa ang bansa naka-base si Pastor Rey Navarro, ang inyo pong price ay magagaling sa SBIM. Ayan. Salamat. Ayan. At habang sumasagot sila ang kabayan, bago tayo mag-shoutout, eto kasi paalis na, nagmamadali, nasusunduin niya ang kanyang alaga, ang ating kabayan, si Jeanette Ares. Ayan, mula sa Hong Kong. Okay. Asa na, pasok na, Jeanette. Hello po. Ayan. Magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa mga kababayan natin, San Pan Mundo. Hi, Jeanette. Lopez dito sa Hong Kong, correspondent po ng Kumusta Kabayan. At ano po, ano ang update dyan sa inyo, kabayan, Jeanette? So far po, dito sa Hong Kong, napaka-busy po ng ating Philippine Consulate dahil po sa nalalapit na halalan, punong-puno po ang ating overseas absentee vote registration. So far po, sa ngayon, ang ano po talaga natin, ang Philippine Consulate, umaabot sila ng alas 12 ng gabi sa registration. At pati Sabado po, open sila. So yung extended na registration natin, aabot po ng up to October 14, 2021. At karamihan po sa mga kababayan natin ngayon, talagang excited po sila para po sa nalalapit na halalan natin. Kasi po, alam niyo naman po, yung mga kababayan natin, gusto ng mga bagong excitement para sa nalalapit na presidential election. At saka, dito rin po ngayon, sa pagdating naman po sa COVID namin, ang palagi po kami negative naman kung dito talaga sa local ang magagana. Pero pag sa labas, yung parating sa Hong Kong, yun po ang may mga carrier ng virus. At kami naman dito, the same pa rin, social distancing, apat-apat. At saka yung ano din namin, mga kababayan din natin is free pa rin naman kami gumala at hindi naman ganun din kahigpit. Gaya lang kung mahuli ka lang ng police, yun 5,000. Yung multa pag hindi ka nakamask. May
din sila sa ano sa gathering. At saka ngayon mas mahigpit sila ngayon kasi 'di ba may natakutan din ng mga kababayan natin kasi marami na ring restriction ng Hong Kong government. But so far okay pa rin naman po ang pagdadala sa amin. Masyado lang po sila mahigpit sa checking ng mga IDs kasi marami pong TMT dito sa Hong Kong. At marami din pong mga distressed OFW din. I-share ko lang din po sa inyo na nagpapakamatay dahil po sa problema sa utang. Yung kabayan natin. Mabilis kasing makakuha ng pera dito sa Hong Kong. Pero ang problema po yung mga co-maker. Tapos nagka-co-maker ka, natawagan ka ng bangko, eh sila na po yung sinisingil. Kaya yung iba nagpapakamatay. O yung iba naman, sobrang daming utang, wala mapagsabihan. Kaya nananawagan na nga ang aming Philippine Consulate o ang aming Polo OWA na kung may problema man, willing po silang mag-assist or mag-comfort. At saka alam niyo na po mga kabayan natin minsan, walang malapitan. Mabuti kung sa grupo namin kung may mga problema, tulong-tulong po kami. That's good. Wow. Yeah. Maraming salamat, Jeanette, sa iyong update dyan. Thank you, Pastor Louie, Ma'am Sara. Thank you. Mabuhay ka, Jeanette. Ari siya po ang ating volunteer correspondents mula sa Hong Kong. Yung mga kababayan po natin dyan sa Hong Kong, ano, welcome po kayong sumali sa amin, sa aming Women of Courage. Ayan, yan po ang tabago nating tinatag na samahan. Ikasama din po doon. Active po doon na umaaten si Jeanette. Dahil ngayon po, kagaya ng report ni Jeanette, ano, na maraming mga kababayan natin na nagpapamatay na wala makausap. So Women of Courage po, welcome na welcome po kayo. Welcome kaming makinig. Handa kaming makinig ano sa mga hinayin nyo at ikaw, kayo po ay ipanalangin. At nakakatuwa po, katulad na nabanggit ni Jeanette, na ang Polo OWA po no, dyan sa Hong Kong ay welcome din sila. Na handa rin sila na makinig sa inyo at alalayan kayo sa anumang mga pinagdadaanan nyo. So wag ho kayong mahiya, imbis na suluhin nyo po, ano, matuto tayong magpakumbaba na aminin natin sa sarili natin na kailangan natin ng may ng karamay, ng tulong. No? Yeah. Kaya wag ho kayong mahiya na lumapit kaysa suluhin nyo. Dahil yan ang mag-isa sa talagang mabigat, di ba, Kabayan Louie? Si Kabayan Louie naging OFW din ito. So mahirap talaga. Kailangan talaga may mga kaibigan ka, may mga nakakausap ka, meron kang mga kasama. Kasi pag ikaw lang mag-isa, ano kaya? Mahirap lalo na wala kang yung pamilya mo nasa ibang lugar ka mag-isa, 'di ba? So sabi nga ni Pastor, just reach out. Makipag-ibigan ka. Hindi ka dapat ng mundo, buhay ka pa. So you need to move. Hindi ka dapat makastock lang. Katulad ng ating motto dito sa Kumusta Kabayan, hindi ka nag-iisa. Yes, ayan. Maraming salamat again, Kabayan Jeanette. Meron ka pang gustong sabihin? Thank you, ma'am. Maraming salamat po sa mga kababayan ko at sa kung may mga problema po kayo, pwede pa kayong lumapit sa amin, lalo na po yung mga problema, lalo na sa pamilya nila sa Pilipinas, yung humihingi po ng tulong financial ano po sa hospital. Nandiyan po yung opisina po ng gobyerno natin. Handa po kaming tumulong sa United Filipino Global, OFW Helpline. Marami po tayong grupo na pwedeng makapag-assist kung mga problema na kayang-kaya lang po natin. Except lang po yung financial na talagang pera na kailangan. Pero mayroon din po tayong medical mission dito sa Hong Kong para sa mga kababayan nating OFW. Yan po ginagawa natin. Yeah, maraming salamat po, Ma'am Sara. Congratulations. Keep it up, Jeanette. Thank you. Mabuhay ka, Jeanette. Gusto ko sana sabihin kapag financial na tulong, nandito lang si Louie. I have like $5 million and hindi, joke lang. Wow. Mauna ako mahingi sa Louie. Ayan mga kabayan sa pagbabalik po ng Kumusta Kabayan, makikilala at maririnig din po natin, makakasama natin live ang ilan pa sa ating mga volunteer correspondents mula dito sa ating programa. Kaya yan po mga kabayan, panoorin po natin ito pong bagong project po ng Mission SBIM Mission Project. $10 ko, tulong ko. Panoorin niyo po. Ako po
si Sara Balabagan Sereno, presidente ng SBIM o Sara Balabagan International Missions, a non-profit organization. At gusto ko pong ibahagi sa inyo ang bagong mission project ng SBIM. At ito po ang $10 ko, tulong ko. Mamibigay po tayo ng worth 500 pesos grocery package per family na nangangailangan po sa Pilipinas. At ang lahat po ng donasyon ay tax deductible. At paano po makapag-donate? Panoorin niyo po ito. Ang namin kayo sa pagtupad ng mission project na ito. Ang hulko natin ay mabigyan ang 500 families or more sa iba't ibang lugar sa Pilipinas sa pamamagitan po ng tulong niyo. Again, maraming salamat po sa inyong suporta, sa inyong panalangin. Mabuhay po kayo. God bless you. Ayan mga kabayan, ang bago natin mission project, $10 ko, tulong ko. Ayan, para sa ating mga kababayan na nangangailangan. Ano, mamimigay tayo ng worth 500 pesos grocery package ano, per family. At ang goal po natin ay 500 families. So, walang imposible sa Panginoon. Kaya, isama niyo lang po yan sa inyong mga panalangin. At yung mga kababayan naman natin dito sa US, Kabayan Louie, katulad mo, lahat ng donasyon ay tax deductible. Kaya, Kabayan Louie, donate na. Kanina mo pa ako nakikita. Diba? Kabayan, nawala yung ano ko, nawala yung ano? Tawag dito kung sino yung, nakita ko na yung kung sino yung una-unahang sumagot eh. Pero mapakikita mo siya dyan sa'yo. Ayan, si Kabayan Alberto Areza ang siyang nakamonitor kung sino ang nanalo sa ating game. Kamusta ka dyan? Sabi niya, huwag hayaan na manghihina tayo dahil sa pandemyang ito. Gawing chance ito na makipag-usap o makipag-ugnayan sa ating Panginoon. Amen. Tama. Ito, salamat, Kabayan. Sino ba ang nanalo, Kabayan Alberto? Ano, sino ang nakasagot ng tama? Paki-share? Ayan. Nag-exit ako, nawala ako, nawala yung ano ko. Oh, si ano, si Kabayan Feli Alfren, ayan mula sa Seattle, ng Filipino Stall Peanuts. Katatapos lang yan daw niya magluto ng mani. At ngayon ay pauwi na siya habang nakikinig sa atin. Ayan, kailo. Parating na daw siya sa bahay. Nasa bahay na ba siya? Just got bilis home after cooking mani. That's good. Oh, okay. Yeah. So, ang according, sino ang nanalo, Kabayan? Sandali, may ako sa GC, sir. Okay. So, ang nanalo po, mga kaibigan, ng ating unang katanungan ay si... Ano ba? Sana ba? Ayan. Ah, si Christian David! Ayan, yun daw ang nanalo. There you go. Mm-hmm. Yeah. Ayan. Okay, congratulations Christian David at siyempre Kabayan Louie, meron tayong live na kasama. Pwede mo na ipakilala yung volunteer natin mula sa Oman. Yes, kaibigan. Mm-hmm. Tama, sa Oman, di ba si, mm-hmm. Siyempre ang aking sana all ganyan ang buhok, mga kaibigan. maraming salamat sa ating correspondent mula sa Oman. Tawagin po natin si Ginoong Erwel Pante. Tama? Yes, pasok! Ayaw mo, natatawa kasi sinabi kong pasok ha. Hindi naman katunog yun yan. Ayan, wala lang si ano, si Erwel, baka... Hello? Ayan, oo, so yan, ayan, di ba? O, tingnan mo yung buhok, di ba? Style, ano, tawag ito. Hindi naman F4, di ba? Pero, kamusta dyan sa ano, sa Oman, Erwel? Good morning po. Good morning dito sa Oman at good evening po dyan sa USA. Yes. Ito, okay naman.
we are Filipino, di ba? Ang i-update ko lang naman is about sa bagyo na naranasan ng Oman dito sa... bagyo na naranasan ng Oman. Oh, okay. So, pa, di ba, ang Filipino, alam naman natin, we are prone in bagyo, in typhoon. Yeah, so, yeah. Parang sa mga Pilipino, parang baliwala lang. Pero sa mga Omani, siyempre, bibihira silang danasin itong bagyo. Sabi nga daw nila, since 1977, ito yung pang-apat na malaki sa bagyo sa kanila. So, meaning yung bagyo ay nire-rate nila by sinasabing warning. Sa ating signal, by signal, no? Dito, sinasabi nila warning. So, meaning, nung natik-tik nila yung sa Gulf Sea, is around the warning 5. So, napaka-last down nun. So, nadideklara lang ano yun, ng Friday. Saturday, nag-declare na sila na walang pasok ng Sunday at Monday. Ayon sa Civil Aviation Authority. So, sila yung nagwa-warning kung ano yung mga gagawin, ano yung mga dapat gawin ng bawat mamamayan ng Oman. So, lahat ng that day ng Saturday, dire-clear na walang pasok Sunday and Monday. Mm-hmm. So, lahat walang pasok. So, lahat yun, lahat nag-preparation na kung ano yung mga dapat gawin. So, time to time, every 2 hours, nag-update yung ano, yung Civil Aviation Authority kung ano yung mga dapat, sino yung lilikas. So, meaning, nag-provide sila ng mga, yung mga mall, in-open nila for the evacuation. So, mga maglilikas sa mga, sa mga coastal area, pinalikas nila. So, kasi ang bagyo, hinit direct to the Muscat. So, meaning, talagang yung sentro, yung Muscat. Marami namang talagang tao. So, lahat ng north area ng Oman, banda sa coastal area kasi dagat yan, pinalikas. Pinalikas po so, napunta sa lahat ng mall at mga eskwelahan. So, sa Pilipino naman, mga community rito, lahat naman kami naging maingat. So, wala naman din na isang namatay sa mga Pilipino. So far, wala pa naman kami nabalitaan. Pero sa mga Omanis, meron daw sinasabi na more than 100. It's not clear pa rin na. Hindi ko rin magsabi kung ilan talaga. Kasi may mga nangyayari dito. Kasi ang Oman, ang bansa nila is mabundok. So pag hit sila ng bagyo, talaga ang pinaka-problema nila dito is yung landslide at yung flood lash. Sabihin talagang lumaragasa yung tubig from the mountain pababa. Oh. Kasi ang city nila nasa baba. So, mountain-mountain siya. So, itong bansang to, every time ay uulam ng konting ulan, talagang nagaan sila, parang nag-alarm, aware sila kung ano yung dapat gawin. So, parang normal sa kanila na ma-alarma kung saan, ano gagawin, ano yung parang kalsada. Yung that time na yun, sinara nila yung mga kalsada para wala nang makadente pa. Kung makita nyo sa mga video na nababalita ngayon dito sa Oman, usually ang pinapakita ng video, yung talagang dumaragas ang dagat, tubig. Mula sa mountain. Kasi yun talaga yung sumira sa mga places dito sa Oman. Yes. Usually sa north area. Sa south naman din naman. Tropical ano naman sa south. So parang di naman sa lahat ng bagyo. Mostly on the north lang naman. So yun lang naman. So mga Pilipino naman update. Sinasabi naman namin na kung may any problem naman, meron kaming community ano rito, group. Pilipino sa Oman, at iba pang group dito na community na talagang tutulong naman. Pero as for now, hindi naman namin nagawa kasi nga ang Pilipino kasi alam mo naman, pag sinabing typhoon, parang normal diba sa atin yan. Hindi tayo na tataranta. Pero alam natin ano yung gagawin ng preparation. Yeah. So para sa atin, parang normal lang, parang signal to lang sa amin for us sa Pilipino. Pero sa Oman, sinasabi nila is malakas daw to. Kasi namang problema tila dun sa epekto after ng ulan na yan. Kasi talaga lumaragasa yung tubig from the mountain. So yun, yun lang. Okay. So far that okay naman. Salamat ulit Ruel Pante ng Oman. Thank you so much sa inyong update. Tsaka sa mga tanga Pilipino kababayan natin sa Oman, mag-ingat po kayo. Sundin nyo lang po kung ano yung sinasabi sa inyo ng otoridad para safe tayong lahat. Yan. Yes. Maraming salamat sa iyo, Kabayan Ruel Pante, mula po ang ating correspondent mula sa Oman. Salamat sa update, Kabayan. Mm-hmm. At mabuhay ka, Kabayan Ruel. Ayan. At ang mga kaibigan, ito po, no, bago tayo pumunta doon sa ating pangalawang katanungan, mga kaibigan, maghanda ka na, Kabayan Ruel, sa iyong katanungan. Yes. Pero bago yan, medyo mahirap to. Pero bago yan, panoorin muna natin ang ibabahagi naman sa atin mula sa Abu Dhabi ni Kabayan Alberto Areza. Ayan, Kuya Yo.
At habang inaayos ni Kuya Yo, shoutout muna kay... Hello mga kabayan, hindi ka nag-isa. Muli ay makakasama na naman po ninyo ang inyong Kuya DJ Daddy Bert, ang inyong correspondent sa United Arab Emirates. Isang mapagpalang gabi po sa ating mga host dyan, sa ating magandang Madam Sara Balabagan, and of course sa ating guwapong si Sir Louis Rua. Next, ayan, kamusta naman kayo dyan sa studio. At maraming salamat po muli sa ating mga kababayan sa ngayon na nanonood po sa ating programa Kamusta Kabayan, Hindi Ka Nag-isa, at sa lahat-lahat po ng mga nakikinig dyan kung saan man kayo naroroon. Sana'y okay kayo lahat. Stay safe lamang po tayo sa ngayon dahil talagang nasa pandemic pa rin po tayo, no? Ayan, tuloy-tuloy lamang po ang ating pagdarasal na sana matapos na po ito upang manumbalik na po ang sigla ng ekonomiya sa buong mundo. Ayan. So, sa ngayon po ay matutunghayan po ninyo ang ating video at tayo mamaya po ay mag-flip po ako. Ito po ay continuation po ng ating report patungkol po sa World Expo na nagaganap po dito sa Dubai, no? At talaga naman po nakakamangha po ang kanilang opening. Ayan, opening night na grabe po, grabe ang daming tao at saka napaka-high-tech po talaga kung tutuusin, no? Kaya huwag kayong aalis kasi mamaya mapapanood po natin ang highlights po ng opening ng Dubai World Expo 2020. Ayan, so manatili lamang po tayo na nakaantabay at subaybayan po natin ang ating programa Kamusta Kabayan. Ayan, sa mga hindi pa po nag-share po ng ating Facebook page at saka link po ng ating programa, share na po natin para marami po ang makapanood at marami po ang mag-i-enjoy din po sa ating programa, no? Ayan, so muli, nandito muli ang inyong Kaberks, ang inyong United Arab Emirates correspondent na walang iba kundi si Kuya DJ Daddy Bert, nagsasabing Kamusta Kabayan, Hindi Ka Nag-iisa. Maraming salamat. Wow! Amazing, Kabayan Louie! Nakita mo? Oo nga. Sabi ko para akong ano, para ako nasa ano, palasyo na hindi ko maintindihan. But it's really good. Sabi ng mga viewers natin, sabi ni Nestor Del Pilar, wow! Yun lang ang sabi niya. Wow! Sabi ni Malu, love scene. Sabi niya, grabe, ganda. Sabi niya. Ayan, maraming salamat sa iyo, Kabayan Alberto Aresa, sa iyong senior at updates. At siyempre, Kabayan, ito na sa ating pangalawang tanong para sa 500 pesos. Ating pangalawang tanong, mga kaibigan. Yes. Medyo mahirap to. Bilisan na natin. Saang lugar nagpunta ang ating correspondent sa UK na si Ella Hidalgo kanina? Saang lugar siya pumunta? Saang lugar sa UK siya pumunta? Nako, talagang ang hirap ng sagot na yun. Ha? Talagang pinahirapan. Kasi nagmamadali sila palagi. Kaya mag-shoutout muna tayo. Sige. Sagot-sagot na po. Unahan ang sagot. Saan daw po yung pinantahan ni Kabayan Ella na ipinakita niya sa atin nung sa unang segment po natin yung kanina. So, yes. Ayan. Kahit wrong spelling is correct. Oo. Sabi ni Maribel Mendoza, Singapore. Ayan o, nare-reply na nga ulit ni Kuya Yo. Binibigyan na kayo ng ano. Kasi ayan o. Para masagot kagad. Ang galing ni Kuya Yo talaga naman. The best talaga. Oo, galing. The naman. Best. All around talaga si Kuya Yo eh. No? Oo, kita mo. hindi nagbabago ang itsura ko pag nasa camera ako. Kaya thank you so much, Kuya Yo. Hindi na paghahalata na 100 years old na ako. Nako ah. Sabi ni Maribel Mendoza, UK daw. Ano yung UK? Ukay-ukay? Sabi ni ano, si Ella is from UK, pero may pinuntahan siyang lugar kanina. Tapos sabi nga malapit sa dagat, nag-fishing pa nga siya eh. Tapos may interview pa siya na ano, na kulay silver yung buhok. Yan, na blonde. Na blonde, ayan. At ito naman, habang sumasagot ang ating mga kabayan, ayan, hinihintay natin kung sino ang winner. Ito na po, ipapakilala na po ng ating Kabayan Louie ang ating pinaka-finale. No, yes. Correspondence mula sa Qatar. Ang ating eventologist, ladies and gentlemen. No. I'm so proud to present to you, Miss Rosana Barrera ng Qatar. Hello, Kabayan Rosana.
Hello, kabayan. Nag-send po ako sa inyo ng video. Aha. Okay. Yun po. Aha. Ano ba yung video na yon? Kabayan, yeah, it's all about the Doha singers po. So napag-uusapan na rin lang naman na lagi na lang yung pandemic. Last concert po namin ay 2019. So mga ang member po niyan any nationality. So may ibang konti lang po kaming kabayan, siguro dalawa lang kami. And way back 1993 po 'yan, and ang nagtatag po niyan ay isa ring pare. Reverend Ian Yang. So, dito po sa Doha, mararamdaman nyo ang Pasko. Kaya po nagtagal po ako dito. And for your information din po, nag-donate ang aming hari ng isang malaking lupa po, tinatawag po niyang religious complex. So, for Christians. Kaya po masaya po. Kaya sa December po, makikita nyo ang Pasko dito sa Doha. Parang nasa Pinas po tayo. So, yun. So, sa mga, kaya masaya po talaga. Hindi mo mararamdamang nasa Middle East ka pagdating dito. Kasi yung respect po ng aming hari sa lahat ng religion. So, makakapag-practice po kayo. Kaya masaya po talaga being a Christian here. Excited na ako. Excited na ako pakinggan. Oh, sige. Ayan na. So, Merry Christmas na. Ang gwapo ko talaga sa picture. Ba't kaya ganun? Thank you so much, kabayan Rosana. Talaga pinaramdam mo na sa amin na malapit na talaga ang Christmas, ano? At alam ko diyan sa Pilipinas, pagdating pa lang ng September, ay nagpapatugtog na ng mga Christmas song. Diba? At dito sa kabayan, sa Kumusta Kabayan, abay, magkakaroon din kami ng caroling. Hindi pa alam ng mga kasama ko, pero dinideclare ko na magkakaroon din kami ng caroling. Abangan nyo! Oo! Nakakatuwa yung mga sagot sa akin. December. Sagot ka ba? UK daw, UK. O nga, si Ella nga taga-UK, tapos may sabi yung Singapore. Tapos, sabi ni ano, Gisborne, UK. Actually, magkatunog na eh. Pero... Southeast England, Sweet Spinpilio, hello, Albert Areza, yes, nakaka-miss na umuwi. Gusto ko na rin umuwi, yes.
Pero wala pang nakasagot. Wala pang sumagot. Actually, may nakita na ako na panalo na eh. Sino? Kanina, ang sagot si Kabayan Arisa, si Alberto. Ang sagot niya, Manila Bay. So wala pang nakasagot. Paano yan, Kabayan? Well, kailangan magbigay tayo ng panibagong tanong para naman may manalo. Dahil nahihirapan sila. Oh, no? Sige na nga. Ito pa question. Last question ha, kasi walang sumasagot eh. Saan ka base? Si Kabayan Sara Balabagan, sa ang state sa United States of America na ka-base si Kabayan Sara Balabagan? Kahit yung state na lang, wag na yung town. Ayan, sige, una na po ng sagot. Oo, at habang sumasagot, yung 500. Sabi ni Pastoran Lenny, wow, ang sarap naman para Christmas na Christmas. Ayan. Nanalo na si Ate Adele, California daw. California. Ayan, congratulations, Ate Adele. Ay, si Ate Adele, taga rito yan eh. Taga rito yan naku! Kaya paano yan, Ate Adele? Naku, imbis na kayo pong bibigyan namin ng 500 pesos, kayo pong magbibigay sa amin ng 500 pesos para pandagdag namin pang premyo. Paano yan? Yes. Okay, Ate Adele, thank you so much for taking care of our hotel in November 20. Yeah! Oh, yeah! Ayan, sponsor pala si Ate Adele. Ayan, thank salaman. Naku, paano yan, Ate Adele, ha? Ikaw yung magbibigay sa amin ng 500 pesos kasi yan po ang usapan namin dito sa Kumusta Kabayan, ang lahat ng mga taga-US na magsasagot ng katanungan at pag tama yung sagot nila, sila ang magbibigay ng papremyo ng 500 pesos para pandagdag dami ng pang price. Para katulad ni ito may nabasa ko, sundan mo. So, sabi ni Ate Adele, walang anuman daw. Walang anuman, oo, diba? nabasa mo si Mary... Si Sister Mary Ramos, siya po ay napakagaling na esthetician. Siya ang gumagawa actually ng kilay ko, nag-facial sa akin. Okay. Okay. Hindi si Kuya Yo, si Ate Mary. Kilay is life, yan ang parang gano'n. Hi, hello Mary Ann Ramos. Hello, yes. San Diego ka daw ba? San Diego o California? Panalo ng California, di ba? Oh, California. So sumunod kay Ate Adele, ang sumagot ay si Malu, hindi San Diego. Si Maribel Mendoza. Who is Maribel Mendoza? Hindi ko isa sa mga viewers natin. Thank you so much. So siya ang tamang sagot? Yeah, Maribel Mendoza is sumunod kay Ate Adele. So siya ang nanalo. Ayan, congratulations Maribel. Tama po kayo. Ako po ay nasa California at ang ating pong PHL Radio studio ay nasa Las Vegas. Las Vegas, ayan. At si Kabayan Louie naman po ay nasa Oregon, sa Portland, yeah, Oregon. Oregon. Oregon ba? Oregon. Kailangan ko talaga magpa-cute para masabihin na akong simpatiko at saka guwapo. No, anyway, siyempre. maraming salamat po ulit sa inyong pag-join sa amin ngayong gabi. May last word ka pa ba, Kabayan? Teka muna, ito si Sister Sally na sumagot din siya. Aba, tama yung sagot niya. So paano yan, si Sister Sally, taga-Texas yan eh. Sister Sally, ikaw magbibigay ng 500 pesos. So may 1,000 na tayo ha, 500 kay Ate Adele, tsaka 500 kay yes, naku, 1,500 na. Si Sir Mary, taga-LA yan eh. So mayroon tayong 500, so may, meron na tayong 1,500 yan. Yes. Oo. So, ano na yung pandonate mo na yun sa $10 mo, tulong mo? Ay, oo nga, ang galing mo mag-isip. Mana lang ako sa'yo. Hindi naman alam tayo kay nahawa tayo kay Kuya Yo. Diba? Yes. Siya yung boss natin eh. Kaya nga, magpapakabait tayo. Anyways, mga kaibigan. Rosana, mag-shoutout ka pa bago tayo magtapos. Yes. Yes, hello. Sa aking ate, kapatid ko po siya, si Rosalie Sally Mariano from Texas. God bless. See you all soon. Dadayo ako dyan. Sorry, siya pala. Dadayo ko kayo. Siya ang mag-donate. Siya magagawa kahit times 5 times 10. Mag-donate mo si ate. Yes, my foundation yan. My foundation yan. So, nabago na.
sabi nga ni Kabayan Louie, yung sasagot niyo po ng mga taga-US na tama ang sagot, aba, yung 500 pesos, that's $10 din, ha? Mm-hmm. Ay pang pandagdag na lang natin sa $10 po tulong ko. Kaya sagot-sagot na. Magda-donate din ako dahil nakabalik na ako sa work after 5 months. So yung unang salary ko magda-donate ako dyan. Yeah. Wow! Yeah. I'm happy. Thank you so much! Kabayan ito, normal na kami halos dito sa Qatar. Uh-huh. Uh-huh. That's good. Thank you so much. Bless you, Kabayan Rosana. Ako kasi, hindi pa ako, ako sumweldo na ako pero hindi pa rin ako magdo-donate. Kasi kulang pa sa bills ko. Oh, mag-donate ka, tingnan mo, biglang dadami. Oh, dadami. Oo. Biglang dadami yung gig mo. Lalo. Ayan, maraming salamat. Mm-hmm. Mm-hmm. At syempre po, next week makakasama natin isa naman nating kababayan na matatawag natin successful story because naka-business siya sa Texas at ngayon at meron po siya mga business dito, naging OFW din siya bilang kasambahay sa Hong Kong. So alamin po natin, and I'm sure kayo po mga kabayan ko ay may inspired sa kanyang kwento. Kaya next week makakasama natin si Kabayan Lynn White. Kaya nakasama namin din siya sa Walk o yung Women of Courage. So next week po yan mga kabayan. At maraming salamat po. Abangan niyo po yung of course yung Friday Nights with Kuya Louie and Sari Sara. Sari Sara at saka Mare at Tumare. Yeah. Thank you so much. At bilang panghuli, Kabayan Louie, gusto ko lang sabihin itong share dahil ito na naman election sa atin. Itong panalangin na ito para sa atin. Panginoon, tulungan mo pong umunlad ang aming bayan, alisin mo ang korupsyon at gawing matapat ang mga namumuno rito. Sa pangalan ni Jesus, yun po ang aming panalangin mula dito sa amen, Kumusta amen. Kabayan. Amen. Amen. Yan po ay ang binasa ko mula sa libro po na Saan Ka Man Naroon. Maraming salamat po! Yes. Dahil Kabayan Sara, Kabayan Rosana, dahil dito sa Kumusta Kabayan, hinding-hindi kayo nag-iisa! Nag-iisa! Yay! Bye-bye! Good night! Wow. Thank you so much, Kuya Yo! Thank you, Kuya Yo! Alam na overtime na naman. Sorry, Kuya. Magbayad kila next time, ma. Oo, nga. Ay, Kuya Yo!